lang dapat. Wala na. Oh, oh. Isang oras lang naman eh. Alright, guys. Mm-hmm. Isang oras lang ang pagitan ng Indo at ng Pilipinas. Black ayun na yung mayipan. Pinag-uusapan natin. Sige, pag-usapan natin si Chami Wan, no? Dito sa... Isa sa mga malulupit na clash lane. Oh, para, championship 2024. Para sa dito sa blacklist, may Byron pa. Are we gonna see it na mababan? Date yung Byron? Yun, no? Or... Stick na lang yung Mayita, si Omen na lang yung Byron, may Alain pa nga. Alam ko, ang bagay ni Chami Wan, yung mga action na time ng mga Clash Lane. Yeah. And alam mo naman din kasi, Chami Wan, siya yung nagsiset talaga. Siya talaga din yung nagsiset para sa Blacklist Byron Internet. Byron o Neja? Sabihin mo, Neja. Gusto mo makita ng Neja, pre? Neja. Feeling ko napaka-underappreciated ni Neja. Feeling ko para lang ni Manali pa yung lakas na isang Ogran. Oo, okay. Isa pa yun. May Lady Zen ka na, dagdagan mo pa ng Neza. Ano nang ikakana ng isang Ogran, diba? Tignan natin kung yun ang bibili ni Chami Wan, no? Nerespeto yung kanyang Alain. Nerespeto din yung kanyang Mayin, Dharma na lang. Maganda rin naman yung Neza talaga pang set up, pang match up sa Dharma. So, si Chami Wan yung huli. Oo. Hindi, magdedepende pa rin sila. Pero kasi nakita na yung ano yun, no? Oo nga, kasi alam na yung Clash Lane. Oo, may so, Dharma na eh. Na nila yung huli, oh. Eh, hindi ka naman makikipag-duel. Actually, pwede ka pang mag-Charlotte din. Pwede pa. Charlotte, oo. Oh, may backline access kay. Pwede kang lumaban. So, most likely, baka Charlotte nga yung pinakamataas. Lalapat sa traction na nakikita nga natin sa buong araw. At Dolya. Dolya po. Nga. Dolya. Pinag-usapan natin na pwede mapili para sa side ng mga dewa. At yun yung gun end mo. Yun yung medyo hindi natin in-expect. The gun end mo pick ang taas ng burst capability ng mga dewa. Gun in mo plus Ogran, napakagandang combo. Pagka papaulado, pasok yung Ogran, GG. Ano ang hero ni Chami Wan? Dharma, Charlotte, tapos gun in mo. Charlotte ako dito. Charlotte? Bubusok ang Charlotte. Another carry, another backline access. Maghahabulan sila dito. Kailangan nila ng mobility. Ikaw, Ate Yasu. Alam mo, kasi malawak yung hero pool nito eh. Pwedeng Neja kasi may dolye eh. Let's see, Charlotte, Neza. Actually, mas gusto ko Neza. Oo, oh, di ba? Mas gusto ko Neza. Parang mas laban eh. Byron. Na-mention mo rin naman kanina, Osiris. Oh, Byron. Pero kasi from Blacklist, wala pa. I don't think na nag-Neza na sila. Oo, oh, baka kasi hindi pa. Hindi baka, pwedeng kay Pejas Chi. But in the future natin makikita yon kasi ang pinili ni Chami Wan ay Byron. Pinag-usapan natin yan, tatlong hero ni Chami Wan. Byron, Mayin, Alain. At ang pinili ng mga dewa, pilitin mo na mag-Byron. Yun na nga yung naging pick ng Blacklist International. Patinding question dito, kaya sumiyaw yung galawan ni Aaron pagdating sa mid lane. So, babantayan natin yung kanyang galaw. Kung nga ba talaga ay mauulit yung nangyari. Kasi unfortunately, nung last time. Kaya rin. Nung last time na nakita natin, di ba? Medyo tumaginid ang bapor niya eh. Uy! Oh. Na-auto position eh. Like, mapapatanong ka, why you there? What you doing? Medyo upbeat lang. Next championship, ladies and gentlemen, Philippines versus Indonesia. Pag-asa ng Pinas! Isa dyan ang Blacklist International. At isa sa mga bumibida dito sa Blacklist ay si Chami Wan on this viral. Ano yung nanakaw dito? Yung mga piglets? Yung mamiyang Pepa. Pero maganda na din yung inukuha nila dito na nag-mirror invade sila. Pero kasi, mas naunang nakapag-invade dito yung side ng mga dewe. At maganda rin naman yung nagiging position dito no, ng Blacklist. Aware naman sila sa mga nangyayari. Kaya sila mismo ngayon ang nasa loob ng kagubatan ng mga dewa. Gusto ko yung na-mention nyo dito, no? Parang at least nakita ni Yasu na kahit pa paano yung mga dewa mabanat sa mga jungle ng Black. Pero syempre yung Black, hindi papatalo. Sasapak din ng alternate jungle route. Vertical. Delegates yung baba, apat. Tatlo. May poke na ginagawa si Assurity. Nandito si Yep. Okay. Masyadong matapang. Maganda pagkakatulak. At alam naman natin ang dami sa late sun. But Golden Kite surely survived. Kamuntik at tumama yung mga nail polish na bago ni Assurity doon. Yep. In the bottom side. But then again, Yasu, mapapabak si Golden Kite. So may onting kalamangan dito. Nang onte lang talaga. Si Enix. May shark. Okay lang, ha? Changami. Changami. Relax ka lang. Ang pangalit pang labisan sa ako. Manami nang wala. Matagal na si Kuya Roderick. Oo. Pahinga na yun. Pass is pass. Ang original Petra. Shoutout na pala, Kuya Roderick. Anyway, segue lang. Kalahati na kagad, no? Kalahati na kagad ang Tori dito sa baba. At nakita natin na una na. Mauuna for sure. Mag-level 4 si Enix. Hoy, mabilis! Mabilasyan! Ni Chami! Ito na nga, Mr. Prodigy Mons. Umuwi ka muna. Ayun naman pala. The Prodigal Son. Chami Wan, tama ba? Oo. Yabi. Ayun, nag-uuna yung crush niya. Halatang binigyan niya.
I think natamaan din siya sinong icicle ni AA Rune. Yun yung hinahanap natin kay AA Rune makapag-position, makapag-position ng maayos. At finally, sabi ni AA Rune, teka lang mga boys ha, wala na akong jet lag. 1 hour lang ang pagkita ng Jakarta at Manila. Nurse, gising na po siya. Gising na si Aaron. Aaron! Aaron! Lahat ng Aaron na kilala ko, matikas. Aaron Carter. Sino bang Aaron? Aaron. 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 Aaron, oo. Oh. Yun na yun. Yun na yun. And with that, 1-0 para sa side of Blacklist International. Alam mo, pag na-online kasi talaga si Chami Wan, napakaganda ng tempo ng laruan ng Blacklist International. Giving the, kumbaga, the secondary tank for his team ng Blacklist International. At meron pa silang Sanse. So, ang dami nilang pang-front dito. Tama ba, Yasu? Meron silang Byron ngayon. Pero eto ha, Blacklist International. Ang pinapanood ko, pre, yung gold. Lamang yung Blacklist. Lamang yung Blacklist. Tsaka kasi, apaka-busy ni Josh G. Mag-Parker. Go to lane. Yata nila to. Mabilis na magawa ng highway mula kay Chang Ami. Oh my God! Pinaulanan ni Assurity, pero okay lang naman. Dahil meron pang dragon. Kinabahan. Kinabahan lang. Kinilig lang ng onti si Yasu Miao. Napakagandang ilinit. Clutch yun, pre! Oh. Clutch yun. Sobra. Ano yun eh? Kukunidiba na may freshly forged. Oo, kukunidiba gaming. Yabi. Kapuntikan si Mr. Golden Kite. But then again, ha, nagagamit mo, at least magamit mo yung dragon pang out at mabuhay ka. Pero ang pressure na ginagawa ng Mahadewa ay bottom side, no? Oo. Mapunta tayo dito sa bottom side. Nahihirapan kumalaw si Golden Heart, si Golden Kite. Hindi siya basta-basta makamove. The pokes coming in mula dito kay Naenix. Ito na ang laban. At hindi na kailangan mahanapin ang poke na yon. Kailangan natin ng hard engage and they are going in. Ngayon may kita natin si Chang Ami masasagente. Pero okay lang dahil si Chang. Busy-busy mula sa likod na kuha ng Tyrant ngayon sa side ng Mahadewa. Pero sinusubukan na black ngayon. Kunin kung sino man ang pwede nilang harapin. Kaso mawawala ang Tyrant. Dalawa na ang nawawala dito. Kuya Chang! Na-execute kay Chang Ami. Wala magagawa si Kuya Chani. Napakalungkod doon para sa Blacklist. Tatlo at nawala. Tatlo napatay ng Mahadewa. Ini-trade ba nila yung gitna? Hindi pa nga nakuha. Kailangan natin tanggapin na lumamang ang Mahadewa doon. Okay lang. Bio. I mean, okay pa. Medyo okay pa. Okay pa. Yung reaction video. Hindi okay. Hindi okay, pre. Naniniwala ko kay Yasu na hindi okay. Bakit nga ba hindi okay? Pre, kita mo sa replay. Sinalo lang nila eh. Before pa na ito, no? Sinalo lang nila yung kukuniliba ni Assurity Hill dun. Tapos binigay pa nila yung Tyrant. Nabigay pa eh. Ang daming nawala sa kanila para sa Blacklist. Sobrang daming nakuha ng Mahadewa doon, no? Tyrant, Towers, at ang lakas din ng naging spike ng gold. Kahit na medyo tabla ang gold ngayon, no? Yung the back na yung mga pokes coming in na hindi nakapwesto yung Blacklist International, may aura na pwedeng mabigay yung Mahadewa. Yep. Tama ba ako dito, Yasu? Parang kinakabahan ka eh, no? Kasi naman may sinabi ako sa'yo eh. Offline eh. Tama naman, tinitingnan natin yung win condition kasi ng Blacklist International eh. Siyempre, wala tayo magagawa. Pag-asa ng Pinas eh. Pag-asa ng Pinas. Ayun nga yung sinasabi ko. Kaya nga sinasabi ko okay lang kasi nga si Golden Kite ang magiging pag-asa natin dito. Irerespeto mo ang early game ng Lady Sun. Kaya okay lang, okay lang. Talaga alanganin, 3-2 pa lang tayo at malapit pa yung gold. The respect is real. Ginamit yung mirror. Ginamit yung infinite fastness para makapag-out. This time, mirror na naman. Pagdating dito sa laning itong dalawa na to. Kumakalma lang muna ang Blacklist ha. Pero ano mo, Yasu. Ito na. Dire-direcho ang Mahadewa. Tabla ang gold. Tabla ang gold. But the tempo control, if you guys will agree, napupunta sa Mahadewa. Paring Manjin. Paring Osiris. Oh. Looking at the gold, one team fight. Manalo Blacklist, panalo sila. Matik. Manalo Blacklist. Pantay gold eh. Pantay gold eh. So kailangan nila dito ng matinding flank para ganyan. Oy, ayun na kasi sabi natin. Ano po? Poke na makadrill down first kasi maganda ng mantra para manalipay nga sila dito kasi kumukha ang maganda ang naging pwesto nila. Kuya Justy, kailangan masaba out via Aaron. Mawawala na rin siya dito. Pinalagpag unti-unti. And ano pa rin ang mga kukuni, di ba? Kinukuhan, inuunti-unti sila kupusin. At dalawa na naman ang nawala sa Blacklist. Hindi na to okay. Hindi na talaga dahil kahit ang ganda sana nung ultimate chance, mas maganda pa yung doon ka sa likod, doon ka sa likod ng Mahadewa. At doon nalungkot ang Pilipinas. 5-2, tagili na pa for Ate Yasu. Mons! Feeling ko binigay na lang sana nila kay Chami itong Darmay.
Pero kasi, Mahadewa dito, just being Mahadewa, no? Pero Blacklist, hindi pa naman huli ang lahat. Sinasabi ko sa'yo, paring Majin, isang team fight lang. One big fight! One team fight, one maipanalo fight. Nila, kaya nilang tapusin yan. Kasi Mahadewa, nagpo-call off sila pagdating sa farm. Puro sila team fight dito, pero still Blacklist, nakakapag-build pa rin sila ng mga important items nila. Kailangan lang natin perseverance and patience. Mahirap talaga ang buhay sa Pinas, Yasu. Mahirap talaga, Majin. Pinapahirap tayo dito ni Enix. Tama si Kuya Osiris, Eris, bituin mo yung early game ng, ano, ng Lady Sun. Pero Kuya Osiris, hanggang late game din yan eh. Depende yan. Kung si Kuzin kahit yung mga kuha. Nakilig din tayo. Aaron, susunod na kamar siya tutuma dito. Pero si Kuzin kahit Burning Palm. Pinaypwesto na nga nila Unbreed the Outburst para maitulak a surety. Sa wakas, makukuha na rin tayo ng assurance with the kill. Kaso Tori ang mawawala dito. At meron mga ultimate shot na pinakawala na rin. At makikita na si Kuzin kahit sa gilid. Kaso Truth Mantra. Nakilig siya. Nag-overheat. Nag-flash paharap para lang ma-Truth Mantra ni Mons. Masyadong maanghang ang sambal, mga kaibigan. Masyadong maanghal ang sambal para dito sa side ng Mahadewa. Akala ko yun na yun eh. Machichir pa yun. Yun na yun. Ang tindi na napasok ni Chase. Ang tindi na napasok ni Chase. Pero Yasu Miao, si Mons. Gusto ko i-comment si Mons. Oo, no? Sa laban na to, Mons giving us yung mga counter flanks. Oo. Na outflank niya ang buong Blacklist. Anong nangyayari? Ang hirap ng buhay sa Pinas. Ang parang hirap ng buhay. Parang hindi nila tayo, parang wala silang idea kung saan nagagaling lagi si Moon. Parang sila yung nagugulat. Alam tayo ba? Din nagugulat eh. Pero at least Golden Guide dito meron na siyang pang crit-crit na item Eternity Blade. Pero medyo kulang pa yan. Kailangan nila farm. Ate girl, pili ko kulang talaga. Mahirap talaga ang buhay sa Pinas. Minimum wage eh. Dalawa na nga trabaho mo, hindi yung pakaya eh. Minimum wage, sabi nila tao ka pag 60k ang sahod mo eh. Au, kaya pala. kaya pala hindi ako tao. Ang hirap ng buhay sa Pinas, mga kaibigan. Hinahalin tulad lang namin yung hirap. Kumbaga marami namang nakaka-relate sa hirap. Hindi naman lahat. May mga yayamani naman. Hindi rin yung Uy! Kuya, just Jay! Kasi ito na ba? Just Jay, onto the flank. Kasi si Amy, nandito sila ngayon. Makakapag-conductor of souls. Ito na Infinite Vastness. Ang makakakaw na maraban. Sinig, sinig! Si Ami, nakikipag-arapo pa rin. Hindi pa rin siya nawawala dito. Tama ka sa kinakan na dinadala ngayon. Ang brand and even bonds! Ang makakapagmura sa mga miyembro ng Blacklist. Execution carried ni Kamatayan. Dahil nga wala na si magagawa ang mga miyembro ng Blacklist. Si Aaron na lang ang natira. Nawala si Enix. Pero ang lupit ni Bon. Ako si Bon. Player ako. At may pangarap din ako. Sa buhay. May pangarap ako sa buhay. Gusto ko mag-champion. Pre. Binalagpak nila yung Blacklist. Ay, ang hirap na buhay sa Pinas. Pre, yung replay natin ginawa. Eh, parang nag-all-in na rin kasi dito yung Blacklist eh. Tinarget nila si Enix. Good targeting, yes. Pero kasi na-deny nila yung damage coming from behind and also si Amy. Problema din nila yun. And hindi natin nakita sa replay, no? Bayaran din yung Overlord, pre! Pinatay si Just Chi! Grabe, pati yung Overlord. Napakamahal, mga kaibigan. Mahal na nga ang bigas, mahal na ang patis. Mahirap talaga ang buhay sa Pinas. Yun lang ang kwento. Kaya nga pag-asa ng Pinas eh. May pag-asa ba? Ate Yasu, Kuya Osiris, tingin mo may pag-asa ba? Si Mons nga lang, hirap na tayo na may pangarap sa buhay. Paano pa kaya si Enix? Oo, panghirap talaga naman po. Mahirap ang buhay sa Pinas, guys. Hindi nila makuha yung check, no? Parang itong si Kuya Chaz, kailangan niya sumetap. Sila makakuha ng vision. Walang pinanggagalingan ng info, ang Blacklist. The game is hard, mga kaibigan. Life is hard, mga kaibigan. Life is hard. In the Philippines. In the Philippines talaga. Marahit talamang trabaho. At this point. Hindi talaga sapat. At this point, mga tropa, kailangan na lang nilang mahanap yung mistake na pwede magawa dito. Tao ka. 60k kailangan para tao ka. Kaya pala ako na... Tingnan natin, nazo-zone din sila dito. Ni Assurity. Napakayaman na ni Nashorty. Pero may kambakabol, ha? Meron bang kambakabol, Madam Yasu? Kambakabol. Mistake, pre. Ha? Kailangan natin makita yung mistake dito. Na ano, machepi nila si Enix and si Assurity sa likod. Kailangan nilang mabypass si Amy. Si Amy. Huwag pansinin si Amy. Bypass. Huwag ka na magpaalam. Ganon. Bypassin mo na yung boss mo.
Oo, wag na kayo magpaalam kay ano, Amy. Diretso mo na kay Inix yun, pre. Pati yung goal, nagkakamali tayo. Pati yung rip. Hindi naman, kinansin lang. Kasi nasa labas siya ng damuhan ni. Huwag ka mag-i-recall sa labas ng damuhan. Bawal yun, bawal yun. Hirap ng buhay sa Dubai. Pero ako si Assurity sa abad sa... Pwede naman yung kinansin lang talaga ni Yip. Kung pagka si Yip din yung mag-i-recall talaga. Oo. Wala eh, Yipi. Kita kita po si Yip. Kita-kita. Mahirap ang buhay sa Pinas. Kay Balikon! Uy! Kuya Mons! At Kuya Aaron na naman ang mawawala. Golden Kite. Uy! Patay yun! Nice. Yung kasi Enix. Punish! Kaso kinukulpilangan nila ngayon si Golden Kite. At sapat pa rin ang execution. Ang HP threshold. Patay si Dampon! Patay si Mons! Nagkakabula sila dito. Kaso si Assurity! Buhay pa si Assurity! Nagpapakawala siya ng mga mabuli, di ba? Ang daming Yip! Si Kuya Yip! Wala na rin siya magagawa dito. Habang kumagawa ng highway. Si Ami! Wala tayong mahuli! Masyado kang kakulit, Monza, pero umout! Finally, nakakuha sila ng pag-asa! May pag-asa pa ang Pinas! May pag-asa pa ang Pinas, mga kaibigan! 50k na lang, tao na kanina, 60k! Ngayon, 50k na lang! Unti-unti nang yung mayaman! Unti-unti na! Nanalo sa inyo talaga, nananalo sa Wawawi! Gawin bakit na replay, no? Pons na naman na may pangarap dito. Maganda yung pasok niya sa likod. At maganda na sana yung shutdown kay Inig. Pero ang problema din, si Assurity buhay pa. Hindi siya na surety na namamatay na Blacklist International. Even Amy, pre. Ang dami nilang problema. Pre, gusto ko makita yung item. Thank you, Direk. Yan, thank you, Direk. Sige. Bino mo stop with... The Mass of Agony, kaya na, kaso maagang namatay si AA Rooney. Oh, mahirap talaga ang buhay sa Pinas, Madam Yasu. Pre, gusto mo makita ng ano, ng mortal reminder kay Golden Kite. Kailangan mabili, kaso Madam Yasu, pamasahin nga kinsin eh. Ito na ang Pinas! Babalagbagin namin kayo! Ito na ang pagbawi namin! Wala FBJ sa una lang makakawawa! Pero ito na! Hinahanap ang isa! Magpaparilid mo! Hanapin mo ang bawat isa si Mons! Iniilaga nila! Kaso sa Gently May! Kita mo naman si Quetzal! Retower! Nagwawala ngayon! Kuya Aaron! Nag-aabang lang sa Gently kung sinong abang siya mauhuli! Pero apat na miyembro kayo ng mga dewa! Eh hindi pa sila pwede magpunyi! Kaso tinamaan ang pupo! Uy! Pangalawa ba? Ayoko na! Ang sakit-sakit mo na! Itigil na natin to! Oh my God! Napakasakit! It hurts! Oh my God! It really hurts! It really hurts! Ang magmahal ng ganito! Mahal ang bigas! Mahirap ang buhay sa Pinas! Oh my God! Dinaan sila sa kukuhi! Kumbaga, bagong nail polish! Slay Queen! Slay Queen! Slay Queen! Mahal magpa-pedicure! Mahal fresh from the manicure! Oh my God! Wala na! Pre! Ay! May replay pa! Nakita na natin! Ba't yung mga inuulit? Masakit na nga! Inuulit pa talaga! Pre, nakaka-anxiety si Assurity! Sayang naman! Napakaganda na! Minsan, alam mo, sa Pilipinas, kailangan talaga effort ka kahit na nakuha mo yung overload. Kahit nakuha mo yung overload. Hindi sapat. Minsan talaga, yung init ng araw. Minimum pa lang yun. Minimum pa lang yun ang effort mo. Kaya minsan, huwag ka magsibag. Hayaan mo na lang. Eto na ba? Tatapusin na ba ito? Okay, Tadewa. Okay, sumama matakas. Ay, palag na daw! Oh, ay, napinapalagaan na wala na si Enix! Maganda pagkakatuba ngayon, Kuya Ami. Hinahabol lang ngayon dito sa Gently. Kaso masyado nga yun na iipin kay Kuya Mons. Kuya Aaron, kailangan niya makatakas ito. Napakaganda pa siya. Kaya ito lang ang pinalbukan ni Kuya Mons. Just move! Nice! Sawakas! Nawala ka na rin! Wala nang Gently Mons! Wala na ang Gently Mons, mga kaibigan. 16 to 10. Palag-palag na to. Karina, 50k na. Ay, napasok! 40k na lang ang tao! Oh, all mid, all mid! Nawasa ka, Tore! All mid, all mid! Palto mo na! Palto! Palto! Sige! Diretso mo na yan! Oh, isa pa! Isa pa! Butasin mo! Oh! End the ball! Sige, hindi na. Kaso, teka lang ha. 3 seconds. Enix, buhay na siya dito kasi may kita. End the ball, pre! End the pag-asa ng Pinas! Isa na lang! What an effort! Kalingin! Wala ko naiintindihan. From Blacklist International. Hindi na naiintindihan. Hindi na naiintindihan ni Yasu. Naiintindihan ko, pre. Naiintindihan ko na ni Yasu.